Tiyo nga mga kaibigan, ayan, live na po tayo. Magandang-magandang umaga po. Lakas ng volume. Pero yun nga mga kaibigan, magandang-magandang umaga po. Ginising po nila ako kasi dapat ang magkakast neto, si Rain at si Calbs. Pero si Rain, paket pa lang, si Calbs nasa Cubao pa. At kagagaling lang namin, no? Kagagaling na namin kagabi. Nag-party po kami, nakauwi kami, alas 3 na po ng madaling araw. Pero okay lang, Gucci pa rin tayo. Ginising nila ako kasi wala pa si Calbs. Cubao pa lang daw si Calbs. Ayan. Cubao pa lang. EDSA pa, sabi dito. Pero yun nga, kahapon, ito rin na, kwento lang natin kahapon, si Calbs, nagpa-meeting kahapon. Sabi, 10 a.m. walang malilate. As in, nag-name pa siya ng names ng mga laging nalilate. Kaya, huwag kayong malate, ha? Unagantay kami, alas jis. Wala pa. Tulog pa pala, alas 4 na ng hapon nagising. Yun lang, signs, no? Ano may mga signs natin dyan? Signs of aging ni Boss Calbs. Kaya na nga mga kaibigan, pero Clutch Gamers versus Detonator. Best of 3, lower bracket to, di ba? Ayan. Lower bracket? Lower bracket. Ayan. So yeah, lower bracket. And matalo, laglag, and of course, yung mananalo will proceed to the next round of the playoffs, lower bracket finals. Fnatic Lotak, mamaya ikakas ni Herbs at ni Dan. Pero for the meantime, kami muna dito. Pagdating ni Calbs at ni Rain, papalitan din kami. No? Papalisin din kami. Kasi nakapabook din ako na magpagupit ako ngayong araw. Eh. So, nakapagupit kami ni Rem. Laglaga na to. Yan, laglaga na. Pero nga, Clutch Gamers, Mirana, Winter Wyvern, Bane, Morphling, Detonator naman, Tiny, Bloodseeker, and Jack Kiro. Tingnan mo dito sa draft natin, partner. Maganda yung pagkakaano dito. Fourth pick ng Morphling. Wala pa silang, wala pang solusyon yung Detonator dito para pigilan yung Morphling. Pero upog na. So at least may marami silang magic damage para mapigilan itong Morphling. Pero wala pa silang yung sure na stun para hindi mapigilan, hindi makapag attribute strength tong Morphling. We'll see. Best of 3 po ito mga kaibigan tulad ng kahapon at nung isang araw. And of course, mamaya Fnatic. Ayan. But di po kasali, nag-withdraw sila sa King's Cup, actually. Ano tawag natin dito? They're preparing for West G bukas. Ay, bukas. No, on Friday. Ayan, West G on Friday. Naku, pinalakasan ako medyo. West G sa Biyernes. So, nag-withdraw sila. Lumakas bigla. Oh, lumakas bigla. Ayan. Kasali sila dapat for playoffs. Kasama nila Fnatic. Pero yun, nag-withdraw sila for West G. Yep. Mas priority daw nila yung WestG kasi gusto nilang bumawi, no? Delay daw yung voice natin. Hindi natin alam kung delay nga yung voice. Pero importante, na-explain din namin at may boses kami. Ayan. Friday yung finals ng WestG, yes. And Sunday yung finals ng Nationals, yes. Okay naman daw kay Jack Dota. Tinker last pick yung Detonator. Oh. Tinker to ni, sino ba to? Si James. Tinker, hindi. Ni Benur. Ah, oh, Benur pala. Sorry. Benur yan. Kala ko Admiral Paul. Hindi pala. Kahapon, nandun yung Detonator sa high grounds. Yung Deto TNC nandun sa high grounds. Ah, kahapon. Invoker. Invoker. Pero medyo mahirapan makapag-cast ng marami skills to si Alacrity once na may, may Nether Ward. Kailangan mapatay muna nila yung Nether Ward para makapag-cast ng maayos ng mga skills to si Alacrity. Yes. Pero kung laning, mas napapura ako sa laning ng Clutch Gamers dito kaysa sa lineup ng Detonator. So, Alacrity. Ito, Invoker Lords din to. Itong Alacrity na to eh. Bakan, pero partner, sa tingin mo yung draft? Draft sino ka papabor? Draft-wise, pabor ako sa CG. Sa draft wala lang. Pero tingnan natin kung ma-execute ng maayos ng CG yung game plan nila. Paalala lang po, best of 3 po etong laban na to. Matalo, laglag. Wala namang uuwi kasi online tournament lang naman to. So shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan. Magtatay talaga to si Rain at Calbs. Ewan ko lang, si Rain sabi niya paakyat na siya. So nasa 18th floor si Rain, nasa 23rd, basically 23rd floor tayo. Si Calbs nasa Cubao.
pag nauna pa si Calbs, ewan ko na lang. No? Ewan ko na lang kung mauna pa si Calbs. Ayan. Pero haantay lang natin sila. Pagdating nila, papalitan din kami dito kasi si Dan, kasama niya si Herbs, magkakas mamaya ng Fanatic Lotak. And ako, kasama si Rem, magpapagupit po kami. Masyado kasi mahaba yung book namin eh. So, papagupit po kami. Ready na ako. Welcome to the Black Parade. Boangs! Ayan, shoutout sa'yo. Huawei, Iboy, na-traffic si Calb. Hindi, baka lumiko. Kubaw yun eh. Oh, marami pa namang maano din. Marami pa namang masasamang loob dun. At na magagandang loob din. No? Ayan. Update mo kami, Doc, kung nasan si Calbs. No shave November? Hindi. Hindi ako mag-no shave November. Magti-trim pa rin ako. Hirap ng no shave November eh. Ayan. Kubaw ang sabi pero kakalabas pa lang ng village nila. Hindi talaga, kakalabas pa lang ng bahay. Ayan. Ayun, Dark Notes. Ayan, pa-shoutout to sa girlfriend na si Mariah. Mariah Carey? Santico. Mariah, Santico. Pero ito na nga, pakilala muna natin ang heroes natin sa magkabilang team. Simulan mo partner sa clutch. Sa side na clutch, we have Spartan on Bane, Alacrity on Invoker, Nico Baby on Morphling, KYXY on Winter Wyvern, and Skylark on Mirana. Dito naman sa side ng Detonator, Luciano Bloodseeker, and sa Benhur, sa kanyang Tinker, Bimbo Tiny, RR Jakiro, at Sam H naman sa kanyang Pugna. Sana walang lag, sana po walang lag. And then dito na nga po si Rain, pinalitan niya nga po si Dan. Nauna si Rain, mga kaibigan. Nauna si Rain. Sana yung Fanatic dito, wala pong Fanatic dito. Clutch dito. Ayan. Kung sinong manalo, depende, no? Guys, nauna po si Rain, hindi si Calbs. Okay, nagpapaniwala din, paalis pa lang. Paalis, palabas pa lang ng bahay yun, no? Paalis pa lang yun, maniwala kayo sa akin. Yung mga ganyan-ganyan niya, no? Mga kubaw-kubaw. Kubaw. Kubaw sa kanila. Palabas ng bahay pa lang yun, eh. Diyos ko, Calbs, science talaga. Kahapon din rin, no, nagpa-meeting, alas G's. Kaya nga. Sabi walang malilate daw. Ito pa yun. Sabi niya, di 10 a.m. na naman, di ba, kanina umaga. Oo, 10 a.m. na naman kanina umaga. Pinihan ko na siya kasi nakita ko, 3, gising pa siya. Oo. Sabi ko, hoy, baka ayan ka na naman. Sabi mo, 11 na lang kasi hindi ka pa natutulog. Wag na daw pala, ayun, nag-PM na. Nag-PM, di na daw magmi-meeting. Yun lang, di na magmi-meeting. After na lang daw nung first cast. First cast, eh, akong papagupit ako. Ay, nako, kala ko kasi talaga, last days eh. Kahit may hangover pa ako, nagising ako. Alas 3 din kami natulog kanina. O, binigay na rin invoker ni Alacrity? Invo Lords eh. Pero sabi nga ni Dan, may pangontra naman daw yung may pugna naman daw. Then we'll see. Pero kasi, si Skylark, sa nakita ko ng mga plays sa kanya, isa na siya sa mga nakikilala talaga na offlaners ngayon eh. Grabe yung lane dominance niya. Ito mo naman oh. Saka lagi siya nakapag-create ng space para dun sa course yun. Lang, parang nagkakasakit yata yung tao dito. Pero may pause. Ayan na naman, no? Sec. Okay. Sana hindi po lag. Sana team speak lang o Discord problem or comms. Oo. Sana naman net... pagdasal po natin na wala pong hindi po siya server lag problem. Sana po eh nabunot lang yung mouse, no? Nabunot lang yung mouse or yung keyboard. No packet loss please. Ayan, pagdasal niyo po. Spam talong to make internet strong. Yun lang, nakakahawa pa si Ray. No! Tawagan na lahat ng Diyos ng internet na hindi lag, no? Ayan.
San Sebastian, San Marino, San Tino, lahat ng santo. San Marino. Okay na, G, yes, hindi po lag, mga kaibigan. Baka nag-bathroom break lang kuya natin. Pag nanalo, hindi po, lower bracket finals. Ayun, yung mananalo dito. Ayun, what's up? Oop, patulog. Pero okay pa rin sila dito. Morphling, ang ganda ng farm ng Morphling with 8-1. Yung Tinker Invoker, 5-4, 5-3. Yung Pog na naman dito, 7-0. Naganda rin yung farming sa Mage. Magbablast lang kasi siya eh. Ayun, Calbs! Kubaw! Ayan na si Calbs, mga kaibigan. Totoong nasa Kubaw! Oo, tangik nang yun. At wala kang lag. Ano akala mo antayin kanila? Akala ko hintayin nila ako pero ito na nga game number 1 best of 3 to mga sir. So Clutch versus DTN. Akala ko umabot ako ng draft, nanonood ako. Delay pa rin pinapanood ko. Sinisiraan ka ni Joss, nasa kanila ka pa daw. Hindi ako. Hindi ako ganun. Kami na talaga, ito totoo na. Pero ito nga, Invoker versus Ben-Hurst, ano, Tinker dito sa mid lane. Ito yung terms naman sa, ano, okay naman sa... Oh, wow. Okay. Dikit na dikit lang pala yung Pugna pala yung liling sa, ano, sa last hit sa Kadina eh. So, shoutout kay Jack Dotto. Ang ganda ng logo mo, pre, ha? Siyempre. Nakita ko yung gawa ni Juan Franco. Solid din, ha? Ay, ano na ako nakatulog, mga 7 yata. Wrong sign ka ba? Maganda natin pag-usapin. Pero ito, March of the Machine. Pero medyo makatikita yung mid lane, ha? Ito, ano ba hirap natin? Makulit! Ayun, Adaptive Strike. Ginamit ka pang pang-asar lang yung Bane. Magandang Nightmare yun. Para makatakbo pala yung itong Morphling. Ayan. Alacrity naman. Inintay niya lang yung creep wave niya. Kaya niya naman tankihin yan. Basic lang. Pero ito si Luciano and his Bloodseeker. Suki talaga si Luciano sa Bloodseeker eh, pero wala na sila pangkat sa TP. Same goes with the Wyvern. Wyvern will be safe. Mirana man will be leaping out into safety. Uri, kita ka dyan, sir! Papak! Buti na lang, nakatunog ka agad. May Bloodseeker kasi may thirst mga sir, kaya kita siya dun. Pag sobrang nakamorp siya into his agility, kitang-kita yan. Aray, pinang-creepings lang. May nahirapan itong morph dito sa baba. Pero maski ganun yung sitwasyon niya, 14-3 pa rin siya rito sa safe lane ng Radiant. Ang problema lang nila dyan, yung Bane, medyo mahirapan na magkaroon ng rotation. Kasi kailangan niya talaga bantayan. Mahirapan siya mag-rotate kung saan niya man gustuhin pumunta. Or yung anyone that needs help. Pero yung Wyvern naman, kakatipi nga lang yung pabalik sa base din nila. Kaya papunta sa mid lane to help his out Mirana. Yung Miran ni Skylark. Nako. Andiyan na si Bimbo. Uy, pero grabe, nakatunog. Datos, pero pinalo muna yan. And Fiery Fire, pero patay pa rin. First Blood will now be claimed by the side of Detonator. Si Bimbo pa yung nakakuha nun, mga sir. Good boy, kada sugid kita kay Aldrin. Ayan, ang kasumbungan na yung dalawa doon. Pero si Ben-Hur, okay din naman. Ay, nabigyan siya ng space ni Bimbo doon. Sa kanyang gank attempt na napaka-successful naman. Samantalang si Sam, kukuyugin siya doon ng dalawa. Yung Bane nandun na rin. Pero mukhang Gucci pa rin naman siya doon. Tapos yung tiny nandito na rin. Bimbo with Avalanche Toss Combo! Pero nakapag-wave for him in! Ganda nun, buhay pa siya doon. Buhay na buhay. Walang puno din si Bimbo. Pero magandang exchange yun ha. Bane para doon sa Pugna. Hindi na mga masamang exchange yun, mga sir. Pero Nico... Magpa-fountain ba to? Oh, up na nga yung fountain. 5 minutes na nga. Baskal, siya pala ni Alo yung kasama niya sa Tamago. Hindi ako, wala akong sasabihin. Tatawa lang ako. Hindi ako aamin. Pero balik tayo dito. Eto na nga. Na-dual Britain. Nandito yung Blood, right? Pero na-leap out. Yun lang, inawat pa rin doon yung Mirana. Wala siyang magawa, mga sir. Pero wala na. Uy! Lumawang kinansel yung TP mga sir! Bakit? Kinansel niya ang kanyang TP.
Naku, nasa masama pa rito yung Meran. Hindi nag-proc dun sa ano. Ben Hura, patay. Sa may mid lane kasama. Bane, tsaka Invoker yun, nakakuha ng kill. So, 2-3 ang ating score. 6 minutes and 30 dito sa game number 1. Bimbo. Nag-rotate si Bimbo dun eh. Oh. Pero medyo na-late yata. At binatuhan ng troso na ini si Bimbo. Pero still chasing out the Invoker. Umuwi ka daw muna. Ayaw, tantanan eh. Uy! Pero kuha niya ni Bimbo. Enough na rin naman yung level niya to burst out that Invoker doon sa, ano, sa jungle na yun. Pero naku, Sam H, waveform him and the right clicks are coming in pero wala na. Masyadong malalim. Pak! Hindi nga na tumama. Sakto na sana. Akala ko makukuha niya pa si Spartan. Spartan will now be tipping dun sa kanilang fountain. Sam H, still. May pang wala na yata ito. Ay, okay. Kulang na mana niya. Hindi na. Hindi na enough. Dito naman sa top lane. And we have a pause, mga sir. Kamusta naman yung mga pagpapubs niya? Naglalag ka pa rin ba? Naglalag ka pa rin? Oo. Oh, kahit nga lobby, naglalag. Kahit lop, Japan. Lop okay. Ha? Love Ryan. Okay lang yun. Tama ka lang dun. Hindi, pero di ba kasi... hindi, parang nag-start yung game, tapos na-DC, tapos nung pag-reconnect, wala na. Wala. Stand-in ba? Yes, stand-in lang si Sam H. Pagkagising 4 a.m, abay, may notif pa din sa akin sa Wolves sa Pice Rock. Join na kayo dun. Ganun lang yun. Saan? Sa Wolves sa Pice Rock. May mga sakit ba kayo, mga caster? Sipon lang ako, pero okay lang ako. Pero to Gina, si Rain may sakit pa rin. Hindi, parehas lang, sipon lang. Sipon lang ba? Ayun na nga yung rapture ibinigay dito kay Skyla, Skylark. Oh, sobrang baba nga, patay ito. Easy pick-up para sa side ng Detonator, mga sir. At kahit nandiyan yung Winter Wyvern, hindi naman magiging enough yung pwede niya ibigay rin na sustain. Nako, nandito na naman si Bimbo. Nakakuha kasi ng maagang levels nung si Bimbo gawa ng mga kanyang successful ganks. Again, we have a pause. Boss Calb, si Rain tinawag. Huh? Ano ba dapat? Ano ba? Uy, Boss Mark, si Rain, wala lang ng ano, isang araw lang yun. Isang weekend lang para doon. Sa 7 yata yun. Wala power lang na. Din, eh. Okay lang yun. Kasi yung ano naman is weekend lang. Isang weekend ka lang na mawala eh. Ano ba dapat tawag sa kanya? Oh, ano ba gusto mo tawag sa iyo, ano, Boss Tama Mark? Tama lang yung kuya. Diba? Marespeto akong tao. Boss Cubs, eh. Power nap, 8 hours. Grabe yung power nap. Hindi na nap yung tulog na yun. Boss, anong balita sa WSG? May LAN event ba? O sa ano, sa ESGS, punta kayo doon. Mapapanood nyo, Neon Esports versus TNC Predators. Baby daw na tao, yun lang. Wala pa ang anak eh. Pero talaga tayo. Pero mga pause lang tayo. Pero, si Jack bago na tawag sa kanya. Ano ba tawag si kayo? Kuya Vincent. What the f- Hindi, kasi pangalan Vincent, niya kasi. Yung tunay niyang pangalan. Carl Vincent, di ba? Vincent Carl. Vincent Carl. Mahabang story na. May taon nakita ko sa group chat. Di ba, Kuya Vincent? Kuya Vincent. Kuya, yun ang tawag kasi. Si RR, ha, napatay naman dun sa may top lane. At yung Invoker naman nag-rotate din sa may bottom lane. Ah. So, tignan natin mga sir. Nandito na rin yung Bane. Level 4. Wala. Uy! Patay si Sam Datos. Pero problema nandito yung Invoker ni Alacrity. Avalanche ginamit nung Morphling. Nag-morph siya pero habulin nila to. Uy. Pero mamamatay yung Bane. Nadali yung Bane dun mga sir. At eto yung Blood Drive pero walang HP rito yung Bloodseeker ni Luciano. Na out na. So 4-6 tayo dito. Game number 1. Almost 9 minutes. Okay pa rin naman. Bloodseeker ni Luciano. Maganda yun din yung start. Even yung Tiny ni Bimbo sa 4. Magandang start talaga. After niya makakuha ng first blood eh. Tuloy-tuloy na eh. So yung Bane, again, Spartan, nandito. Hindi sila nagkakaamuyan ni RR. Ito na lumapit, nagkaamuyan yung dalawa. Eh,
Inuit, level 4, hindi niya ma-nightmare. Ice Pat, sayang mga sir. Pero huli to. Huli ng Blood Knight dyan, pero the nightmare. Well played coming from Spartan, pero eto na. Sordil na siya ngayon. Eto na. Ni-rapture. Ni-rapture ng Luciano. Pina-block niya. Pina-micro siya rito, pero hindi. Masyadong mabilis yung move speed dito ni Luciano. Is Bloodseeker, and siya po ay mabubuhay. Pati lugi talaga sila dun. Isang kalabit lang ng Bloodseeker eh. Mag-regen at mag-regen siya. At magre-regen na naman dito si Luciano, his Bloodseeker. Kailangan niya na lumasit ng tama. Pati yung taas masyado ng level niya. Level 8. Ang baba na level ng Mirana, no? Hirap siya din sa lane kanina. Oo. Maski sabihin natin merong combination sila doon ng Nightmare into Arrow, pero hirap din kasi gawin yung mamicro yun na kayo. Kasi nasa may bottom lane din kanina. Wyvern, no? Yung kasama niya kasi. Yung Wyvern kasi hindi naman niya kakayanin doon sa may bottom lane. Pero Skylark, ano mag-out na. He was trying to go for the neutral camps. Bounty road muna. Mm-hmm. Yaman ni Bimbo rito. Gandang start coming from Bimbo. Yung Morphling nag-rotate na sa top. Nagpalit na sila. Samantalang yung Invoker nasa bottom lane na. Pero eto na naman si Bimbo moving in dito sa middle lane. Pero magandang position dito ni, ano, ni Spartan. Uy, eto si Bimbo. Nakasapatos yan. Eto na ka. Eto na ka. Uy, nakabala yung Tosmos Best sa tropa. Pak. Laser to pinatulog. Patay ka pa rin, sir. Patay pa rin. Wala kang uli, sir. Wala kang takas. Naku, damay-damay na itich. Patay. At nag-TP out na lang dito yung Mirana. Papunta sa kanilang base. Wala, kailangan rin talaga nila magbigay ng isang link para sa supports eh. Yung mismong support nila at sila mismo na course, ang baba rin ng mga level nila. Pero ang game changer rin kasi nila dito, makapagbigay sila ng magandang rotation na manggagaling din sa bait. Pero yun, may nag-TP na fence grip, na-cancel nung ice pad. Pero enough ba yan mga sir? Naward! Naward! Yun lang, pero yung Morphling, nakapasok. Aabot pa si Bimbo, hindi na. Ayan na nga, toss. At, Winter's Curse, pero wala. Mamamatay pa rin yung Wyvern. Ginamit na lang yun para may makaligtas talaga sa kanila ang dalawa. Mirana, nandyan na MLS ginamit. Ayan na nga, yung Moonlight Shadow. At ang gusto niya rito si RR. Masakit, mabigat ang Starstorm nung Mirana. Sacred Arrow, pinang money shot lang. Ayan na. Pero si Bimbo, hindi niya kaya. Hindi. Mataas yung level niya. Tsaka makunat si Bimbo. First 10 kills nga dito na, no? Detonator. Pasyado po dito sa Fujitsu Philippines habang break from Edward. Sa Fujitsu yan? Sa ano ba yan? Sa Taguig? Marami akong mga katrabaho dati na sa Fujitsu na rin ngayon. Pascals and Miss Rain, what's up? Gandang tahali. Uy, Ether, what's up sa'yo, Chong? Server to kaya ganyan, guys. Alam niyo naman. Sabi ng PLDT kasi merong hindi kasi guys, tandaan natin lahat. Lahat ng provider dito sa Pilipinas, lahat ng connection nila dumadaan sa PLDT. Hawak lahat ng PLDT yan. Bumili sila ng ano ng ayoko na sabihin. It's ano na eh. Pero yun nga. Well, it's ano na? It's ano na. My God, ano ka ba? Ikaw nagsisimula dyan eh. Kagabi ka pa. Kaninang umaga ka pa. Nagago mo na nga ako kanina. Pero laptop yung mga bata mo. Alam mo, ano eh, nung last week ko lang napanood yun, tawa ako ng tawa, dumagundong eh. Benhur naman dito. Still farming para naman sa kanyang boots of travel. Magtotoo, ang nga pala nalibutan ka tanga batiin ng happy birthday. Alam ko naman na to yung may cast tayo dito birthday mo. Tsaka guys, tandaan natin lahat. Depend it yung ano, yung connectivity it varies on your area. May area kasi pangit si ganito, may area na maganda si ganito. So, ano man, sa amin pangit Converge, pangit Sky, pero okay PLDT. Ganun lang yun eh. Pero ito nga yung Detonator, mukhang gusto rin nila sa lugar na to. Dahil dito sila nakakuha ng maraming kill. Eto na, papasukin na rito ni Bimbo. Raging Potato, nagahat ng dugo. Hello, my good friend! And bye-bye! Dominating na dito si Bimbo 402.
Ito nga, makakuha pa sila ng tower dito. Kinat na ng detonator yung bottom na creep wave. Tinker naman ang TV rito. It's a disaster. Ito na nga! Nightmare setup yung invoker. Wala uy, na ako. Uy! Uy! Hindi nila kaya yun. Wala na. Tornado will miss! Ayun, ang ganda ng TP reactions doon. Para kay Ben-Hur. Bakit nag-backout ng TNC sa King's Cup? Alam mo, conflict sa schedule. Ewan ko ba? Sayang eh. Sana nag-uusap yung mga ano, organizer. Pero ganun talaga buhay. Kailangan natin mag, ano, tuloy-tuloy. Marami pa namang tournament. No, marami pa naman. Tandaan nyo, mayroon na ah. May Bucharest na minor. January. Bucharest minor. Uy, ni-rapture. Pero eto na, na-winter's curse. Mautak din na. Takmao. Pero ice bat will connect. Pero wala. Low level. Pero si Bimbo makakuha na naman ng kill dito. Yung nakuha niya pa, yung offlaner. Etong si Skylark. Yo. Makapag-defense sila rito sa middle lane. Alacrity. Yung invoker level 11. Uy, Tiny. May ginawa at makakapatay na naman si Bimbo. Double kill para sa Tiny. Dire-diretso na para kay Bimbo. Simula ito ng successful gank niya, no? Hindi na huminto. Pagkakuha talaga ng first blood, malaki kasi talaga yung factor rin na makakuha ng first blood. Tapos, position for support ka. Uy, magandang ice bat pero meron pang cold snack and the tornado will connect. Patay yung Bloodseeker ng Luciano, mga sir. Then, eto pa. Moonlight Shadow naka-deploy pero 3 heroes from the side of CG. Pero may blood right, binatuhan and the dodge coming from his nightmare. Apaw. The reactions. May tower pang dagdag, oh. Ulti, Bimbo, Bimbo. Ice Bat will protect him pansamantala. Nandito na rin si Samage pero wala silang makukuhang kill dito, mga sir. Yung Morphling nag-morph into Pug na. Yan. Out na sila. Uy, Naska, nakita. At ito, nag-smoke pa. Yung lungs. Mabubusit sila rito. Ang ganda ng pwesto ng invoke. Even yung Merana. Ayan na nga, nagkakita. And the leap out. Sighing smoke. Sighing smoke. Hindi ko alam kung paano gagawin nila dito ngayon. Hindi naman sila makukuha ng tower. Lagi pa sila nakukuha na ng kill. Kanta naman nun. Bimbo na naman. Ang ganda naman nun. Pero sayang. Pero kita ka pa rin dyan, sir. May blood right dyan. Mamamatay dito yung Merana. Eto pa. Si Alacrity na nganganip at mababurst out dito ng detonator. Pause for yan na Tiny. Ganda naman ang predictive ng avalanche dun, knowing na dun babagsak yung deep, then dun siya nag-avalanche. Sarap buhay yung ano, Tinker. Tinker right now, pangalawa sa network, pangalawa rito kay Luciano on his Bloodseeker. Samantala yung Morphling naman, 5-6, pangatlo, Samage sa Pugna, pang-apat, and si Alacrity, pang-lima. Then nandun si Bimbo, malapit na sa linya ng core, hindi sila nagkakalayo ng invoker. Mas mayaman pa siya dun sa offlane na meron. Nabugbog din kasi Merana. Tsaka sobrang baba ng level. Hirap siya doon sa ano niya sa lane kanina. Bakit tagal niyong nawala, Boss Calves? Nandyan lang naman ako. Pero nakapag-shrine sila. Okay, hindi nga lang enough para mapuno yung HP nung Tiny. Busy lang ako, sir. Kailangan kumayod. Eto, naka-smoke na naman yung side ng detonator. And they will go for a gank. Siya. Uy, yun lang na fence grip. Pero merong arrow will also connect the leap in. Ito yung Starstorm. Patay si Sam H on his Pugna. Kailangan nila ng mga kill na ganito. Mga onting kahit isa or dalawang kill para medyo mabawasan yung pressure na pwedeng ibigay sa kanila ng detonator. Kasi hanggat buhay yung Pugna or yung Jakiro, pwedeng lang sila basagan dito ng basagan ng tower. Yung Tiny pa kahit saan sa mapa, pwedeng mag-appear yan na nga. Kakasabi ko lang, buti nakataka siya pero na-rapture pa rin. Pero wala, may detection ba sila? Ganda naman toss coming from Bimbo. Pero wala yata silang detection. Tinker, nandito rin. Nagsispam lang ng March. Pero napakagad ng Winter's Curse. Pero problema, walang follow-up mga sir. Mag-waveform out lang dito. Pero yung Tinker may blink na yan. And he will go for the rearm. Pero yun nga, na-yules. Pero may blood right. And the toss. Patay ang tatlong here. Dalawang support and core. Well played. And they might also get this tier 2 tower sa bottom lane. Pero si Samage may tinatrabaho doon sa batang middle jungle at yung Merana ang gusto nila. Pero nakapag-leap out lang to into safety. Kakatin lang ni Luciano to. It's really good game para sa side and detonator as far as this game goes. Almost 18 minutes.
18 to 8. First 10 kills, obviously, nakuha ng detonator, mga sir. Easy tower na naman para sa detonator. Yung CG, bawal sila makapag-clash nito. Hindi pa kaya. Hindi talaga kaya. Kahit nasa may towers na sila, kaya-kaya sila pasukin na dito ng pasukin ng detonator. Tsaka, okay, ganda na rin ng start. Mayroon silang, yung tinker. Siguro isa sa mga pwede nilang asahan, yung invoker, na pwedeng mag-split push. Or, mag-rely sila dun sa mga third towers na lang. Didiward na nga lang dito sa RR. Bimbo naman magandang positioning dito sa mandang tier 2. Nakaabang lang yan. He can just blink in. Eh, nakakasabi ko lang. Easy kill. Pero another kill. Uy, yun lang. Mahuhuli ni Alacrity yung tinker ni Ben-Hur. Pwede siyang kumuha dito ng tower. Ah. Pero nag-TP. Gusto yata lumaban dito. They will defend. Bloodseeker will TP on top. Sama mo na rin po na ito na yung... Mahuhuli ba? Hindi na lang. Wala sila. Oh, yun. May Yul Scepter. May Yul. Suli ka, sir. Patay. Nainis na siya eh. TP kayo ng TP ah. So, another good defense provided by the side of Detonator. Grabe oh, 9-20. Pero ito na naman, huli ba? Nag-Arctic Burn na lang dito, then it will spam isang shot ng kanyang Arctic Blast. Bimbol. Umaabans yun. Level 12. Paano nila lalabanan yan? Yung supports nila pag natalo na ni Bimbo, kahit yung Mirana. Patay. Actually, kahit sino sa kanila, pag natalo na ni Bimbo. May kalalagyan talaga. Kaya yung pwede na lang sila mag-rely dyan sa mga third towers nila. Pero ang problema rin kasi nila na isa pang mahirap. Meron silang Mirana, meron silang Morphling, meron silang Invoker, tatlong heroes na nangangailangan ng item para mag-survive sa ganitong lineup. At hindi ko alam kung paano nila hati-hatiin yung pera ngayon. Kailangan mag-farm dito, tatlo eh. Baskas, pasyarot kay Sep na nakakuha pa nga ng bebe na kalaro namin sa Dota. Iba talaga si Sep. Kaya sabi sa'yo, mag-iwas-iwas ka kay Sep. Uy. Yung Bloodseeker. Nandito. Pero takot sila lumapit. Hindi nila kaya ng sila-sila lang, mga sir. Out na kaagad dito yung side ng Clutch Gamers. Hindi pa nila kaya lumaban. Mag-farm na lang talaga sila. Yung Hamburg mga sa ESL 1 Hamburg, mamaya pa po. May coverage tayo sa ano sa Lupon WXE. Sa Tamago. So, abangan nyo yan mamaya. Uy, Natos! Ito na nga sinabi na rin. Patay, kinalmot ni Luciano. Level 13. Ang yaman ni Bimbo rito. Sobrang behind ng Mirana. Oh my god. Sa pilitang gem. Oh my god. Pero eto na naman yung side ng detonator. Wala na silang outer tower dito yung Clutch Gamers mga sir. Uy, Tinker. We'll just blink out to dodge. Sana naman, Rapture is not yet up. Still on cooldown. Kakagamit lang niya kanina. Mag-i-spam lang dito si Ben-Hur na kanyang March of the Machine. Even Sam H. Nether Blast lang. Ito, Arctic. Paano ba nalapit? Walang ta-target dun sa ward. Kapag sinubukan mo yung... Ang tangin ni Bimbo. Tingnan mo si Bimbo rito. Lahat ibinigay na. Buhay pa rin siya. Na arrow na yun, ha? Max duration ng arrow. Pero I think kailangan na mag-back out dito ng detonator. Walang mana si... Hindi magpa-back out yan eh. Ay, dito. Nag-pop na, nag-blink in. Nag-blink in, mga sir. Sinong inuna? Yung Wyvern! Yun lang! Na-holds na. Pero ice path! Napakahusay! At na-earn pa! Mamamatay ba? Huli ka, sir. Sakit ng vessel, oh. Huli ka, sir. Nabuhay pa nga rito si Bimbo. Kati ng vessel. Well played para sa side ng detonator. Yung tornado will hit one hero. Sunstrike. Papang. Pero wala, mababa yung level ng exhort. Hindi nga kailangan mag-backdown. Merong botel pagkagaling dun sa tinker. Meron pa silang sustain. Meron naman siyang vessel. Hindi sila makapag-defend dito. Bimbo pumipuesto lang to.
pa-cooldown na rin yung kanyang toss. Inihintay ko na. Ayun na nga, kasabi ko lang, ang bagal, lumpalo. Na-cold snap siya rito mga sir. Pero nandito yung Tinker providing the march of the machine. They want to take out the Nether Ward. The human time bomb. Ayan na nga. The nightmare rin to araw. Pero anong gagawin nyo? Tinamaan na rin ang tornado. Ang sakit ng Nether Ward. Hindi sila makalabing boys. Still alive in kicking mga sir. Wala nga lang siya mana. Pero they will take the first lane of Rax. Dito sa loob ng 23 minutes and he will just dagger out into safety mga sir. Well played para sa side ng Detonator dito. Bimbo still alive and kicking. Human time bomb nga. Di Macaroni Salad, what's up sa'yo sir? What's up? 23 minutes. Game number 1 po mga sir. Paano kaya sila magpa-farm dito? Kumpul-kumpul sila. Yung Merana, sobrang behind. Even yung kanilang... Yun lang, na-rapture. Naku, kakasabi ko lang. Yun, sinupsup. Very good. Patay. Again, yung Merana dito ni Skylark. Hindi ba sila tama sa may mid lane na? Bakit siya na naman? Lalabanan lang kayo yan. Bimbo, Bimbo. Buhay pa rin sila. Pero napakagat ng Winter's Curse. Pero ang problema, na-tornado. Buhay pa yung Jack Hero and they will take out 3 heroes mga sir. Ice Pat will also connect and that toss by the Tiny. Patay pa rin. Invoker lang ang nabuhay. At wala man lang sila nasil at kahit isang hero. Gusto nila si Bimbo pero sabi ni Bimbo. Si Bimbo nga kasi yung magsasabi ng takbo nung pwedeng mangyari sa kanila. Siya yung kukuha ng minus 1, siya yung magsa-start ng team fight. Pero hindi kasi nila kaya. Hindi naman enough yung damage na pwede nila ibigay. Marami rin na pamboset yung detonator. Kung sakali, kaya-kaya nila yung paglaban yung buhay ni Bimbo, for sure. Ngumingising-ngisi na naman to si Bimbo. Kahapon nakita kami sa high grounds eh. Nandun dun yung TNC kahapon. Pero anyway, nagkukulitan sila. Nandun sila ngayon, no? Nandun sila sa boot nakita ko. Nandun sila naglalaro. Yung Tinker, happy-happy, 12k net worth. Invoker naman, medyo nakabawi na bagya. Sunstrike will check, pero walang tao doon. Nandiyan ka sa kabila. Okay lang. Ngayon ko napansin ah. Busy ako eh. Dami mong baong tissue ba yan? Dami mong baong na. Tawa nga sila paglabas ko. Sabi ko, tingnan nila yung tissue. Uy, pero ito. May mamatay na naman. Ay nga, hindi na lang si Bimbo eh. Nauna na. Nauna pa sa first. Pero yun lang. Finally, they will be able to take out yung Tinker. Pero kabalit ng buhay niyan. Yung Merana again. At ayun nga na, dodge na kapakit ang Winter's Curse. Uy, maganda ang Winter's Curse. Pwede siya makakuha ng kilat na kuha nga sila. Two heroes down para sa both teams. Pero hindi pa sila tapos dito. Shadow. Uy! Buhay pa rin si Luciano. Napakagad ng Decrepify. Ito yung life drain. Bimbo wants out. Tornado will hit the Tinker. Pero still, Bimbo still alive. And they will take out Invoker. At wala na. Takbuhan na kaagad ng side ng CG. One man alive. Yung Tinker. Sulit lang yung buyback. Sulit na sulit. Sulit na sulit. Pero kaya ba? Walang, hindi ba? Pag-regen din naman dito yung Bloodseeker. Ganda ng curse na nakuha yung Jack Hero doon ni RR. Rico. So ito maglo-rushan muna sila before they want to go for a big objective. Ayan na nga. Nilife train pa ni Samage, making sure. Making sure they have the enough damage mga sir. Bimbo will tank yung damage dito coming from Roshan. Matatawa pag kay Bimbo binigay. Pero hindi. Bibigay nila yan. Of course, sa kanilang core wala na si Luciano. Hindi niya na ginagawa yun. Inihintay ko nga eh. Hindi niya na pwede yung gawin dyan. Pero ito naka 4 staff na rin naman dito yung kanyang Tiny. So, good na good sila. Hanggang LFS lang daw yung mga agaw-agaw. No, yung agaw ng ages. Oh, uy, sorry, naklik ko. Nagkamali, kala ko bubuhay pa. Luciano naman, Yule's Blade Mail. Basic nga lang item dito ni Luciano. Yo. Kita mo, si Bimbo, mas mayaman pa din sa dalawang cores dito ng CG. Sobrang ipit na ipit yung pag-farm nila na dapat ginagawa ng teams.
nang mas maaga dahil yung line, yung nature din ng lineup nila. Kapag medyo tumagal, may chance pa na mahirapan sila sa CG. Kaya lahat ng farm na pwedeng makuha ng CG dito, binabox outan nila eh. Yung invoker na lang talaga yung free lane. Yun lang, Moonlight Shadow naka-deploy, walang detection dito yung side ng detonator. Nasa 3 line lang si Skylark, wala na. Inaabangan ng bin yung Tinker. Ito na nga yung Tinker. Nag-boots of travel, he will just blink out sa 3 line. Yung Mirana nandun sa loob, oh. Uy, kita-kits! Buti na lang, medyo nakababa ng konti yung March of the Machine dun. Wala na, ligtas na ligtas, hindi na yata siya makikita rito. Ayoko, may gem si Jakiro pero wala siya nung time na yun. Wala silang detection nung nakita. Nilakaran lang sila nung Mirana going in sa 3 lines sa left. At eto na naman yung Nether Ward. Tinker will TP dito sa top lane. Uy, Wyvern nandun. Kinalabit. Kinalabit si Luciano and his Bloodseeker. Sakit. Ang sakit. Eto pa yung Nether Blast. Malapit naman. Dalawang Nether Blast pa, best. Actually, isa na lang pala. Walang pakialam si Bimbo, the first half. Wala siyang mana rito. Tama, matayang Wyvern, mga sir. Benhur will take out the life of the Wyvern. Yung Wyvern pa naman yung kinakailangan nila dito. Yun nga, nasetapan, mga sir. Tatos! Tatos by Bimbo! Grabe yun. Ang ganda nun, sobra. Oh, delicates pa to. Papak! Chaos Meteor, wala lang. Wala lang, bes. Basag lang. Sinong sisira ng ward? Walang sisira ng ward. Arrow again, connecting Bimbo again, saving his teammate. I got you, bro. Akong bahala sa'yo. I got you. So wala na, out na. Secure na naman. 2 lanes of Prax, 32-11. It's looking grim para sa side ng Clutch Gamers dito sa game number 1. Pwede sila mag-rushan. Hindi, okay na. Kaka-rush lang nila. Kaka-rush nga na. Ay, di ba sa akin? Nalang nila yung tower dun sa may bottom. Anong next item nito ni Vivo? Nangitignan ko. Pangligtas eh. Maka-4-stop din siya dyan. Sana ganyan na lang mag-support mo rin. Sabihan mo nga si Jabubi. Ayoko, mas spam ako ng TY nun eh. Uy, pero hindi, nahuli nila. Nakakita nila rito sa MH. Pero Gucci na sila rin. Good kill yan para sa atin. Mm-hmm. Kahit ano na mag-stop ng pressure na binibigay sa kanila ng detonator. Kailangan nila. Positive na naman siya. Mm-hmm. Bimbo again with the initiation. Chaos Meteor, medyo malayo mga sir. Nag-wave for him. Pero meron siya rito ang Glimmer Cake. Cake. Pero yun nga, arrow will connect. Di pa kumain. Pero no, adaptive strike. Pero may spam dito na Rockets Luciano. May Aegis pa yan, mga sir. Bimbo going in! Pakatapang mo, sir! And Rocket will finish off the Wyvern. Totong dota si Mian. Wala pa patay sa kanya eh. August De La Cruz, what's up din sa'yo, sir? Titignan ko mamaya Ether sa Discord natin. What's up yung Glimmer Cake? Shiny! May cake pa dun sa bar. Anong cake? Kaso ubus na. Kotis. Mango Bravo? Oo. Oh my god. Ubus na nga. Noong birthday ko pa yun. Salamat sa pag-mention. na mo. Pero yun nga, Tornado will connect. EMP. may Yule's Best. May Yule's Samage na Nightmare dito. Pero yun nga, pinakawalan na. Uy, ang Arrow Samage na Hilo. Uy, lang. Gusto sana ilita si Bimbo. Pero yun lang. Yun lang, sleep out. And walang mamamatay sa CG. Na-pop na rin dito yung Aegis Nightmare again. Coming from the pain. Segedaru will also connect. Vessel. Pero patay na siya dyan. Wala ka nang gagawin, sir. Naka-Dagon. Ayan, sabi ni Sir Mike. At tinuha sa tropa niya. Patay. Patay na naman yung Wyvern. Yun lang! Nahuli yung Morphling dito, mga sir. Nag-morph in into strength. Pero yung Vessel, makati yan eh. Bimbo again with the place, mga sir. And they will take out Morphling. At ito na yata yung masisecure nila. BKB na pop. Winter's Curse na gamit na rin. Patay na naman yung Wyvern. Nag-buyback na rin dito yung Morphling.
and they will fight this one out, mga sir. Last stand coming from the side of Clutch Gamers. Pero syempre, ang detonator, play safe lang. Nagbabalik si Ben Wardit sa may bottom lane. Ito na nga, last tower para dito sa Clutch Gamers, mga sir. Bottom tier 3. Pero yung Mirana, nag-TV doon sa, ano, sa shrine nila. Nasa backline dito yung Priestess of the Moon. Ayun yung POTM. Anong gagawin mo dyan, sir? Sabi sa isang burst ka lang dito. Ayan. Yan na naman yung ward. Pero Moonlight Shadow, sir, naka-deploy. Naka-deploy ang Moonlight Shadow ng Priestess of the Moon. And yun na, nag-leap. May nakita doon, pero wala na. Tatakas na lang dito yung Mirana. And kakasabi ko tatakas, pero mapapatay sila rito. Wala siyang buyback. Si Savage, wala naman siya gagawin dito eh. Nether babasag at babasag lang sa tower. Nether Blast, Bimbo with the Avalanche and the 3-throw. May first up, maliwala na sa kanya. Oh, Tiny sa Tiny. Ang kunat, mga sir. Ice Bat will also connect in Tinker Needle. Will spam out his Dagon. Tsaka Laser. Buyback na rin dito yung Bane. Anong gagawin nila? Pero may best of 3 to, diba? Best of 3 yan. Lang na, uy, nagkaamoy yung dalawang tino sa tropahuli ka, sir. Pero nakapag-pop ng BKB dito yung Invoker Luciano. Nira-right click. Pero yun lang na Winter's Curse. Pero baliwala. Makunat na rin dito si Luciano. Luciano again. Dinagon sa mukha. Patay dito yung Wyvern. At Ice Bat will also connect. At yung Wyvern at yung Morphling wala na, mga sir. Mga bagay talaga dapat binibigay na eh. Wala. GG na to, mga sir. Yan nga. GG. Tinawag na rito ng Clutch. And Detonator will take the first win here sa ating first series na best of 3. Yun lang. Basic lang. Siguro dun sa may umpisa pa lang, nung nakuha ni Bimbo yung First Blood. Oo, sobrang laking factor niya, naling hero niya, Tiny. Dun nag-start yung pag-snowball niya. Tsaka yung draft ng Detonator, mas madali siya i-workout kesa dun sa draft ng CG na kapag natalo sila sa lanes, mag-iipitan na agad sila sa farm. Pero teka lang, tingin mo ba tama din yung ginawa doon ng ano ng Clutch Gamers na pinair nila yung Wyvern doon sa baba para mas okay ba yun na kalingin ng Morphling? Kasi ang kailangan nila, siguro iniisip nila, yung Wyvern kasi, hindi yung Wyvern yung katapat ni ano eh. Bane yung nasa baba eh. Yung Bane kasi, kailangan no Morphling doon sa may bottom lane. Kasi pag nag-counter, siya yung magka-counter-initiate eh. Okay. Pero yun nga lang. Saka gamit nila ng pang-disengage. Pero ang problema kasi nila doon, din sa may top lane, parang siguro naging, naisip na lang nila na kailangan nila si Wyvern para papahirapan yung Bloodseeker na hindi naman nangyari. Well, that's game 1. Yun nga yung kwento ng game 1 natin. So, meron pa tayong game number 2. Ang tanong dito, makakababa ba yung CG o yung Clutch? If they win the game 2, of course nila yung game 3, of course. Pero malalaman natin yan later on. Pero relax lang kayo, mga sir. Ano masabi dito sa chat? Kasi kailan ko huling nagpagupit? Matagal na. 2006? Yung mga umo. Boss, anong masasabi niyo na sa tambalang alo, Alec? Sabi, ano yun eh? Dapat ako yung tito, yung tita casting dapat yun. Pero next time. Huwag kang umo. Pakurot na. Ba si Alec? Ganun. Sure ka ba si Alec? Shut up. Ano ba nasabi dito? May kaagaw ka. Tapi ko. Kaagaw ang putik. Ah, talaga ba? Oo. Uy. Oo, hindi tayo nakipagagawan. Nag-spectate lang ako. Papisil naman sa braso mo. Laki ba braso? Hindi kaya bumayit na si Rain. Nasa kabila lang kasi siya eh. Nakalimutan ka eh. Kaya na po, Lotak at Fanatic, mamaya. Masyara na po dyan. Kaya rin pala ni Pops. Kunyari ko na lang si Ring. Guys, masyara. Shoutout kita, Fox. Hindi ko ba ganun? Akala ko. Chachi, Boss Calves. O, yun lang po. Inyari ka kay Chachi. Gusto niyo malaman kung paano malaman na si Calves na yung nagkakast. May gumaganto. Oh, inaaway mo ako, ha? Hindi, joke so, lang. So, yun na nga, good morning.
Diyan na pala si Ishii. Oh, diyan na si Ishii. Oh. Diyan na si Ishii. Sakto kasi si ano, si Ish. Si Ishii. Pupunta siya sa ano, kasama nila rin yun. Pupunta ng ano, Malaysia. Magko-compete sila doon mga sir. Good morning, guys. Game number one. Kaya mo? Kago. Game number mas tama yung sabi niyo. Sabi ni Jason. No? Tama ito. Jay-Z. Eh? Yaw. Pag late pumasok. Oo. Traffic kasi. 2 PM yung Fanatic. Tama ba? Hindi. 3 PM yata. Best of 3. Best of 5 na ba sila? Best of 3 lang sila, di ba? Oo, oh, alam ko. Best of 3 lang yun eh. Best of 3 lang. Yan lang. Si isa lang kukuhanin dyan, no? May makakahula kaya kay Fanatic? Ewan ko. Hirap hulaan. Hirap hulaan yun. Sarap nga yumolo dyan, pero... Kahit isang panalo lang, you know? Kahit isang panalo lang. Sana, kung kaya. Alam mo, nalimutan ko magsapatos. Chinelas lang ako. Ibang bahay ko pa yung suit-suit ko. Ano ba nangyayari sa akin itong mga araw na to? Masyado kasi nagpapanood ang Aldab eh. Namuha. Namuha ako. Nagdodota Johan. Kaya ayaw lumabas ng score. Tinesting ko lang. Ay, hindi yan. Relax ko lang. Hindi lang ng ano. Hindi lang nakaset. Fanatic yan for the win. Mahirap talaga manalo sa Fanatic. Napaka-solid ng Fanatic ngayong season na to. Lalo na sa ano. Sa SEA. Sila nga talaga yung ano, gatekeeper. The best offlaner. The best position for how na? Paano na? Kahirap yun. Albo na. Huwag yan, men. Huwag yan. Ayun na naman yung oof. Alam mo, kaka-oof namin. Yung kalaro kasi namin kagabi. Hindi. Ano lang yun sa anime. Parang mga reaction lang. Tapos parang hindi niya alam kung ano yung oof. Parang may nag-comment kasi. Oof. Ano yung oof? Tapos lahat kami tawa kami. Ine-explain namin sa kanya kung ano yung oof. Sabi niya, ano yung parang aso? Yung oof, oof. Tapos di ba nagtatawanan kami, umakit kami sa bundok nun. Hindi namin narinig kasi tawa kami ng tawa. May tawa pala doon sa taas. Oo, oh, yun. Tapos yung ano, yung naiwan pa, hindi alam yung ibig sabihin ng oof. Yung nagsabi, ano yun, oof? Yung parang sa aso. Oof, oof, oof. Ay, nako. Eh, si Ethan nanonood nun eh. Pa-shout Kuya Calves, Dref Espiritu, sabi ni Suffocate Mouth. Sayang tuloy yung chicken dinner. Okay, okay lang. Okay lang. Ganun talaga ang buhay. Pa-shout kay Dref na Weef, na Weak, Kuya Calves. Yan, shoutout. Grabe, but weak? Why Weef? Ano ba yung oof, Boss Calves? Ano yun eh? Kakasabi ko lang, reaction yun. Oof! Parang ganun, oof! Parang mga reaction. Reaction lang yun. Ay, i-google na ni Doc. Ginugol lang nga ni Doc, mga sir. Ang gitnang yung GIF na yun, gustong-gusto ko yun. Yung bata. Yung bebait mo, i-jebait mo na naman ako. Tapos maklip na naman, kawawa na naman ako. Boss Calves, ano? Ayoko nga. Ayun, shoutout mo to. So, shoutout mo to. Dahil nagpapashoutout sa'yo. Ano mo shoutout? Hindi ba ako makailangan?